Ibig sabihin po ba, Manong, meron na pong mga nabiktima yung ukmak? Saka, paano niyo po nalaman na naroon ako sa kotse? Bakit po kayo lalabas kung alam niyo naman po na merong ganong klaseng elemento sa labas? Ang dami mo namang tanong, Tutoy. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Pasensya na po. Unang beses ko po kasing makaranas ng ganun eh. Pero paano po yung kotse? Ayos lang po ba yun doon? Wala po bang magnanakaw nun? Eh yung damit ko nga po eh. Suot-suot ng ukmak. Eh, baka may gusto sa'yo. Kaya kinuha yung damit mo. Nagustuhan yung maliit mong alaga. Manong naman eh. Natatakot na nga po ko dito kung ano-ano pa pong sinasabi niyo. Wala naman kasing magagawa kung uunahin mo yung takot mo. Lalo ka lang hindi makakapag-isip ng maayos. Nako, teka. Nag-iiba ang ihip ng hangin. Mukhang uulan. Delikado ka, Tutoy, kapag nawala yung apoy. Ano po? Bakit ako lang po, Manong? Paano naman po kayong dalawa? Siyempre, aatakiin din po kayo ng ukmak. Hindi na nakasagot si Manong sa huli kong tanong. Paano ba naman kasi? Tama ang sinabi niya. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. At yung apoy sa labas, unti-unti na ring nawawala. Kaagad sinara ni Manong ang lahat ng bintana at nilak yung pintuan. Grabe ang takot ko ng mga oras na ito. Wala na kasi yung apoy na magsisilbing proteksyon. Pero maya-maya pa, laking gulat ko kasi itinabi ni Manong yung lamesa. At sa ilalim nun, merong hukay. Doon sila naglagay ng mga tuyong dahon, mga kahoy, at muling gumawa ng apoy. Sige na, matulog ka na, Tutoy. Ligtas tayo dito sa loob ng bahay. Kaya huwag kang mag-alala. Kaming dalawa ng anak ko ang magbabantay para hindi mawala yung apoy hanggang sa lumabas ang araw. Marami pa sana akong gustong itanong kay Manong, pero kahit hindi komportable yung lugar, sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong nakatulog. Ang huli ko na lang nakita, nakaupo si Manong at yung anak niya sa harapan ng apoy. Ilang oras ang nakalipas, nagising ako. Tahimik na yung buong lugar at tumigil na rin yung malakas na ulan. Bigla akong naalarma kasi ang dilim ng buong paligid. Patay na yung ginawang apoy. Hanggang sa nakarinig ako ng mga bulong. Dahan-dahan kong sinilip yung buong lugar. Bukas na yung pintuan ng bahay. Nakita ko si Manong na nakatayo doon. Merong kausap. Akala ko yung anak niya yung kausap niya, pero saksing buhay ako doon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko
na nasa harapan ni Manong. Yung ukmak. Mabuti na lang. Napigilan ko yung sarili ko sa pagsigaw. Malayo yung katawan ng ukmak. Yung leeg at ulo niya lang ang nasa harapan ng bahay. Hinihimas ni Manong yung ulo nun. Na parabang pinapakalma. Pero bigla na lang lumingon sa akin yung ukmak. Nanlisik yung mata niya. Bumuka yung bibig. At umangil ng napakalakas. Lalapit na dapat sa akin yung ukmak. Nang biglang isinara ni Manong yung pintuan. Malalakas na angil ang maririnig mo sa labas ng bahay. At pilit na binubuksan yung pinto. Sa lakas ng puwersa nun, bumubukas na yung pintuan. Kahit pinipigilan pa ni Manong. Kaagad sinigawan ni Manong yung anak niya para gumawa uli ng apoy. Pero dahil sa taranta, hindi nagawa yon ng anak niya. Hindi na kinaya ni Manong na hawakan pa yung pintuan. Sa huling pagkatulak ng ukmak, tumalsik si Manong at nasira yung pintuan. Kitang-kita ko na naman yung mahabang leeg ng ukmak. Mabilis ang pagkilos niya papalapit sa akin. Pero bago pa man niya ako tuluyang malapitan, merong inihagis na pulbura si Manong. Halos mabaliw yung ukmak nang tinamaan siya nun. Umangil ng napakalakas, lumabas ng bahay at tumakbo papalayo. Ayos ka lang ba, Tutoy? Anak, sige na. Gumawa ka na ng apoy. Kunin mo yung gaas. Siguradong babalik yung ukmak kapag nawala na yung bisa ng pulbura. Lumayo po kayo sa akin, Manong. Kitang-kita ko po kayo. Kinakausap niyo po yung ukmak. Hinahawakan niyo po yung ulo niya. Alagaan niyo po siguro yun, oh. Baka yun po talaga yung plano niyo. Ang ipakain ako sa alaga niyo. Aalis na po ako dito. Niloloko niyo lang ako. Mga aswang! Kumalma ka, Tutoy. Kung gusto kitang ipakain sa ukmak, sana nung nakaraang gabi pa lang, hindi na kita iniligtas sa kanya nung pinasok kanya sa loob ng tent mo. At sana pinabayaan na lang kita sa loob ng kotse. Dahil sigurado ko na kayang sirain ng ukmak yon. Mag-ingat ka sa pagbitaw ng salita, bata. Hindi mo alam kung ano ang sinakripisyo ko ngayon para lang mailigtas ka. Ngayon, kung gusto mong umalis, lumabas ka na. Hindi kita pipigilan. Pero huwag kang magpapakampante na hindi ka masusundan ng ukmak. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi ko po sinasadya na lumabas yon sa bibig ko. Nadala lang po ako ng takot. Hindi ko po kasi naiintindihan yung mga nangyayari. Ipaliwanag niyo po sa akin, Manong. Nababaliw na po ako. Ay. Alam ko naman na darating ang panahon na to. Hindi ko pwedeng ilihim habang buhay ang kalagayan ng isa pang anak ng asawa ko.
Ano po, Manong? Isang anak ng asawa niyo? Anak niya po ang ukmak? Oo. Tama ka nang narinig. Makinig ka munang maigi bago ka magtanong ng kung ano-ano. Saka, takpan mo muna yung maliit mong alaga. Nakasilip kasi eh. Ayan o, nakadungaw. Parang sisew. Kung nagtataka ka, Tutoy, kung bakit hindi ka inatake ng ukmak sa loob ng tent, ako ang pumigil sa kanya. Yung kaduskos na narinig mo sa labas, ako yon. Malamang nagtataka ka din kung bakit niya kinuha yung mga damit mo at gamit mo. Sino ba naman ang aswang na magnanakaw? Pero, sinubukan kasi namin siyang palakihin ng normal. Kaming dalawa ng asawa ko. Nagsimula ang lahat. Maraming taon na ang nakalipas. Kakatapos lang manganak ng asawa ko sa panganay namin. Ayan, yung lalaki. Yang kasama natin ngayon. Hindi ko makakalimutan yung gabi na yon. Malakas ang ulan dito sa bahay namin. At hindi din kami nakapaganda ng apoy sa loob ng bahay. Idagdag mo pa dyan na nasira yung bubungan namin dahil sa lakas ng hangin. Tinangay ng pagkalayo-layo. Dali-dali ko namang sinundan. Pero pagbalik ko ng bahay, yung asawa ko, nakahiga na. Sira-sira ang damit at wala na sa sarili niya. Pinagsamantalahan siya ng isang ukmak. Wala naman akong magawa. Hindi ko alam kung saan hahanapin yung elemento. Mabuti na lang, yung panganay ko, natakpan ng tela, kaya hindi nakita. Napakalaking salot nun sa pamilya namin. Matapos kasi ng trahedyang yon, araw-araw, wala na sa sarili yung asawa ko. Laging tulala. Tapos bigla na lang sumisigaw, nang hihingi ng tulong. Pero ang pinakamalala, makalipas lang ng ilang araw, lumobo na ang tiyan niya. Alam namin na hindi normal ang dinadala niyang bata dahil mabilis ang paglaki ng tiyan niya. Diring-dire yung asawa ko sa sarili niya. Nakailang beses siya nang subok na magpatiwakal. Pero lagi ko naman siyang napipigilan. At alam mo ba, Tutoy? Maniwala ka man sa hindi. Sa loob lang ng isang buwan, isinilang niya yung bata. Yung bata na anak ng ukmak. Paglabas pa lang niya sa sinapupunan, mahaba na yung leeg. At hindi normal ang itsura. Gusto sanang patayin ang asawa ko pero hindi ko kaya. Wala namang kasalanan yung bata eh. Kinumbinsi ko yung asawa ko na subukan naming buhayin yon bilang isang normal na tao. Akala ko kasi pwedeng mangyari yon. Akala ko pwedeng magbago yung katangian niya. Pero hindi eh. Sa paglaki niya, lumalabas pa din ang pagiging aswang niya. Nung una, mga hayop lang ang pinapatay at kinakain niya. Pero habang tumatagal, lumalala. Maging mga tao, inaatake niya na rin. Ilang beses na siyang kamuntikang makapatay ng tao.
Pero palagi akong andito sa gubat para pigilan yon. Ang palagi ko nalang ipinapaliwanag sa mga nabibiktima, isang uri lang yon ng mabagsik na hayop. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, hindi na kinaya ng asawa ko ang mga pangyayari. Galing kami sa baryo noon ng panganay kong anak. Pagkadating namin sa bahay, sinunog na ng asawa ko yung tirahan namin at kasama niya yung ukmak sa loob. Namatay ang asawa ko, pero ang ukmak, hindi. Nakaligtas siya. Hindi siya naabot ng apoy. Kaya din takot sa apoy ang ukmak dahil sa pangyayari na yon. Yan din ang sagot sa tanong mo kung bakit niya suot ang gamit mo at kung bakit niya ninakaw yon. Pakiramdam niya kasi, tao pa rin siya. Sadyang hindi niya lang mapigilan yung sarili niya na mambiktima kapag nakakakita ng mga buhay. Alam niyo po, Manong, hindi ko po alam kung anong isasagot sa inyo. Alam ko pong malala ang nangyari sa asawa niyo at yun na lang ang alaala niya, pero delikado po. Kasi nariyan man po kayo para protektahan yung mga tao, hindi pa rin po natin maiiwasan yung panganib. Ano po bang plano nyo, Manong? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi mo alam ang ginawa ko para lang mailigtas ka. Ayaw na ayaw ng ukmak yung inihagis kong pulbura sa kanya. Kaya kapag nawala yung bisa nun, kahit kaming dalawa ng kuya niya, hindi na makakaligtas sa kanya. Papatayin niya rin kami. Wala na akong ibang pwedeng gawin kundi ang patayin siya. Bagay na, matagal ko na dapat ginawa. Huwag kang mag-alala, Tutoy. Hindi tayo maihirapan sa gagawin natin. Kabisado ko ang ugali niya. At alam ko na darating talaga ang panahon na to. Kaya huwag mong sisisihin ang sarili mo, Tutoy. Pero sana, magsilbing aral to sa'yo na makinig sa mga nakakatanda sa'yo. Matapos naman naming mag-usap ni Manong, naglabas siya ng kulay pulang damit at inilagay yon sa loob ng bahay. Ayon kay Manong, paboritong damit daw yon ng asawa niya. At siguradong matatandaan ng ukmak kapag nakita niya yon. Pinalibutan ng gas ni Manong ang buong bahay. Matapos nun, nagtago kami sa mga talahib. Hindi nga nagkamali si Manong sa sinabi niya. Rinig na rinig namin yung malakas na angil ng ukmak habang tumatakbo pabalik doon sa loob ng bahay. Biglang napatigil yung ukmak nang makita niya yung pulang damit. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit doon. Pagkatingin ko naman kay Manong, nangingilid yung luha niya.
paulit-ulit din siyang humihinga ng malalim. At nanginginig yung kamay. Habang hawak-hawak yung paninde. Hanggang ilang saglit pa, pumikit na lang si Manong at niliyaban yung gasolina. Mabilis yung pagkalat ng apoy. Kaya walang nagawa yung ukmak sa loob ng bahay. Kahit anong pagtakbo at paghaba ng leeg, wala siyang pwedeng daanan. Halos mabingi kami sa lakas ng pag-angil. Ilang ulit na pagsigaw ang ginawa niya. Hanggang sa dahan-dahan yung nawala at tumahimik na yung buong lugar. Sumakto din nang mawala yung apoy. Sumikat na ang araw. Tanging abo na lang ang makikita mo doon at sunog na katawan ng ukmak. Naglakad ako papalapit kay Manong. Manong, hindi ko po sinasadya na humantong sa ganito ang lahat. Pasensya na po talaga kayo. Hindi. Huwag ganon ang isipin mo. Mangyayari at mangyayari din naman ito. Ang sabi ko sa sarili ko noon, mag-aantay lang ako ng tamang pagkakataon bago ko gawin ang bagay na to. Pero ang totoo pala, hindi ko naman kailangan mag-antay ng tamang pagkakataon. Niloloko ko lang yung sarili ko kasi hindi ko kayang gawin. Pero dahil pasaway ka at hindi ka nakikinig, ito ang kinalabasan. Napalaya mo kami ng panganay ko. Sa matagal na naming itinatagong lihim. Kaya maraming salamat, Tutoy. Pero hindi dapat 'yon yung maging dahilan para hindi ka makinig sa mga nakakatanda sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama yon. Mas madalas, tama ang sinasabi ng matatanda. Naiintindihan ko naman po, Manong. Pero paano na po yan? Saan na po kayo titira? Huwag kang mag-alala. Madali lang naman na gumawa ulit ng bahay. Sige na, balikan na natin yung kotse mo para makauwi ka na sa inyo. Magbihis ka ng tamang damit para hindi sumisilip yung maliit mong alaga. Magmula ng araw na yon, yun na din ang huli naming pagkikita ni Manong. Sinubukan kong ikwento yon sa mga magulang ko, kaibigan, at kung sino-sinong tao, pero wala namang naniniwala sa akin. Naiintindihan ko naman sila kung bakit. Mahirap kasi talagang paniwalaan yung ganong klaseng elemento. Pero para sa akin, kung kayo mismo yung nakaranas ng sitwasyon, baka hindi na kayo lumabas ng bahay dahil sa takot. Matagal kong dinala sa isip ko yung mga pangyayari at nagsilbing matinding aral para sa akin. Hindi lang sa aspeto ng kababalaghan, maging sa aspeto din ng buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat.
Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Obvious naman, kitang-kita na yung aspeto ng pakikinig sa mga nakakatanda ay napakahalaga. Pero para sa akin, tama yon. Makinig tayo sa matanda. Pero dapat, tayong matatanda ay nakikinig din sa mga bata. Yan kasi ang problema ngayon sa lipunan. Kapag matanda na ang nagsalita, wala nang karapatang magpaliwanag ang bata. Ang sasabihin, kesyo sumasagot na daw. Which is wrong, mga kaninuno. Kaya minsan, kapag ang pakiramdam ng bata ay hindi siya nakapagsasalita, hindi siya napapakinggan, humahanap siya ng comfort sa iba. Maaring sa ibang tao, lalaki o babae, computer, sugal, alak, at ang pinakamalala, droga. Kaya naman ang susi, bukas na komunikasyon para sa bata at matanda. Magkaiba ang nangangatwiran sa sumasagot ng pabalang. Para sa mga nakakatanda, makinig sa mga bata. Para naman sa mga bata, makinig din sa mga nakakatanda. At para sa dalawang side, mag-usap ng mahinahon at intindihin ang bawat isa. Sigurado ako, kayang-kaya naman nating gawin yan. Dahil mahal na mahal natin ang ating pamilya. Yun lamang, naway marami kayong natutunan sa ating istorya. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Ang tanong para sa video na ito, ano ang pinaka natutunan nyo? Yun lamang. Comment lang ng comment para ma-feature kagaya ng top 3 na comments na ito. Shoutout para kay Shallow Yummy, Yana Taduran, Scar205, at ito naman, special shoutout para sa nanay ni Merchan Makaya na si Elisha Makaya. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mga kaninuno. Yan lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye!